Hello po mga kabayan. Muli po tayo magbibigay ng information sa ating mga bagong stocks ng camera. Meron po tayong mga IP camera na pwede po ninyong gamitin sa inyong tindahan, bahay, groceries o kung ano man na pwedeng maging kapakipakinabang yung ating mga camera. Ito po ang PTZ IP, Cloud IP camera. No, nag-rotate po siya at nag-tilt. Ganun din pwede po siya ng digital zoom. Ayun po, may kasama na rin po siyang 16 gigabit na memory card. Ayan. Meron po tayong 1MP camera na PTZ. Tapos, meron din tayong panoramic. Ang kaganda sa panoramic, kitang-kita lahat ng sulok ng inyong paglalagyan. Halimbawa po sa cashier, no? Sa cashier po, medyo malapit sa cashier yung kung sino man yung kukuha sa pera, magbabayad sa pera, pwedeng makita. Mamaya papakita namin yung kagandahan ng feature na ito, panoramic. So, may kasama na rin siyang 16 gig na memory card. Okay. Then, ito pong dalawa na to, yung PTZ tsaka panoramic, pang indoor lang po. Ngayon, kung gagamitin po natin sa labas, kailangan po yung medyo nasa ilalim ng bubong. No, ibig sabihin na hindi siya direktang nahamugan at nauulanan. Pero ito po, meron po tayo rito na outdoor camera. 2 megapixel po ito. Ang kaganda naman po rito, kahit po maulanan siya ng gusto, walang problema. No? So, pang-outdoor talaga siya. Ang napakalinaw din ng resolution ng camera na to. Pwede po, mamaya makikita din po natin. Kung ibabalik po natin dito sa panoramic tsaka sa PTZ, ang kaganda naman sa dalawa na ito, meron din po siyang microphone at meron din speaker. So, yung makikita niya dun sa cellphone o sa video, pwede makausap dahil sa pamamagitan na itong mga camera. So, interactive na po ang ating microphone and speaker dito. Then, kapag po halimbawa, kagaya po ito ay may mga 16 gig na memory card na kasama, meron na po siya nare-record na at least mga 5 days o 7 days. Ang kagandahan din sa camera na to, automatic na siyang binubura niya na yung mga naunang na-record. Unlike po sa ibang mabibiling ganito na mura mo, sobrang mura, pero kada ilang araw, kailangan ikaw manual mo siyang buburahin. Ito automatic na. Then, kung halimbawa naman na meron po tayong tinatawag dito na backup memory storage cloud box. Ano? Kung ito po yung tinatawag na Memo S1 ng Bintag. Just in case na halimbawa na nawalan po kayo ng internet, possible din na sa video storage cloud box na ito, marerecord na po yung mga nakunan sa camera. Pero kasi yun na nga nasa SD card, hindi nyo po mapapanood sa inyong cellphone kapag nawalan po ng internet. Pero dito, pwede nyo po siya makita. Yun. Yan po yung kagandahan na meron pong video storage cloud box. Kahit walang internet, pwede makita yung mga na-record. And then, gagamit din po tayo ng mga wireless router po. TP-Link po ang ating na-handle. Ang ganda nitong wireless ito kasi 4-in-1. Yung mga bibili nyo pong simpleng wireless router, kadalasan po yun na isa lang o dalawa lang yung function. Ito 4-in-1 na po. So, may range extender, may router, YISP, WISP or N access point. Yan po yung mga function features niya. Sige po. At meron din po mga accessories na kasama ang Bintag. Pero meron po siyang wireless door sensor kapag naghiwalay po yung nagbukas po yung pintuan, halimbawa ito yung nasa panel o
ito naman yung nasa pintuan, pag naghiwalay siya, magbibigay ng notification sa inyong cellphone. So, maganda po dahil maraming function itong bintag EbitCam na ating pinopromote ngayon. Ganon din sa ano SOS button. Sa SOS button naman, ito naman yung halimbawa nasa loob ka ng bahay tapos, o kaya nasa tindahan ka, merong salbaheng gusto magwalang iya. So, pag halimbawa, pag pinindot mo ito, pwede itong magbigay ng notification sa halimbawa, sa mister nyo o kaya kung sino man security guard na nakalagay ang yung nakatag din po yung sa cellphone nila, kakaroon ng notification sa kanila na meron pong ginagawang hindi maganda sa loob ng tindahan. So, yun po yung function. Kung sa bahay naman, o di pwede pong halimbawa sa malayo si mister, mayroong nasa trabaho, tapos pag in-SOS nito ni Mrs. dahil nga halimbawa si baby medyo nagkasakit, medyo hindi kailangan yan o, emergency, pwede nyo pong malaman kung hindi makontakt kagad sa cellphone. Yun po. Sige. So, sisimulan na po natin yung pag-introduce sa inyo o pag-unboxing ng mga camera. Sisimulan po natin dito sa PTC IP Cloud. So, babalikan ano po at kumbaga pakinggan nyo maigi tsaka panoorin paano po ipagpaganahin sa cellphone ating mga camera. Okay po? Ayan. So, ito po ngayon ay ating bubuksan para malaman kung ano yung mga kasama sa loob ng box na ito ng PTC Cloud IP Camera. 1 megapixel. Ayan po. Titignan natin kung ano-ano yung mga inclusion para pagka diniliver po sa inyo yung item, at least alam nyo po yung mga kasama. So dito po, mapapansin nyo po na mapapansin nyo po rito na narito po yung isang camera. Ito po yung PTC natin, no? Sa PTC camera po na ito, ito yung 1 megapixel. Meron po siyang indicator ng Wi-Fi indicator, merong LAN indicator, saka merong microphone. Ang mga speakers, ito po mga speakers, no? Both. Para marinig natin yung boses ng nasa ka cellphone. Ito pa, speakers din po ito. So, dito rin po, meron po makikita tayo na ito po yung port para sa power supply. 5 volts. Meron pong reset button pagka kailangan i-reset. At meron pong memory card slot. Pwedeng 16 gig o 32 o 64 gig. Tapos meron din po tayong LAN port RJ45, no. Direkta po natin ikinakabit to sa ating mga router. Kung pwede pong wireless din, kung gusto po natin i-wireless para wala na po tayong saksakan na lang po ng power supply. Ayan po yung kasama. Then meron po siyang accessories. Accessories, tingnan po natin ang mga accessories na kasama sa ating Cloud IP Camera PTC. Ito po, meron po siyang 5 volts power adapter. Then, kasama rin po ang 2 meters po na USB power cable. Ito po, USB power cable. 2 meters po yan. Then, ito po ay tinatawag dito mounting bracket po. Kinakabit po ito sa kisame. Itong dalawang butas ito para sa mga screws. May tox para pagka bato po ang kisame. Screw naman pagka diretsyong wood kisame. Ngayon, pagka nakakabit na po ito sa kisame, ayan. Tsaka po natin i-attach yung ating CCTV o IP camera. Tatama lang po natin sa uka at i-lock. So, yun po. Naka-mount seal na po na yan. Ganyan po magiging itsura niyan. Pagka nakakabit na sa kisa na. Okay po. Ayan po yung ating PTC Cloud IP Camera. 1 megapixel po ito.
So napakaganda po ng quality ng ating materials, no? Kahit po sa pagdating sa mga adapter, kitang-kita po natin na napakaganda ng mga quality. Hindi po lugi ang ating ibabayad. No? So, ayan po yung Ebitcam PTC Cloud IP camera. 1 megapixel po. Okay, buksan po naman. Susunod po natin bubuksan ay yung ito namang panoramic. Ayan. Panoramic. Bali 1.3 megapixel po ito. Panoramic. O 960p. Ang kagandahan din nito, mayroong speaker, mayroon ding microphone. Buksan na po natin. Para makita. Ayan. Ito po ang camera. Napakaganda po ng camera. Very sleek siya. Maganda po ang materials. Narito po mga speakers. May microphone. Tapos may IR na sensor. Tapos yung ating lens. Dito po yung mounting port niya. Reset button. Dito po yung reset button. Yung mga QR code para pagka niregister natin mamaya sa app. Cellphone app. So, ito po. Kitang-kita po ninyo na ayan po yung napakagandang panoramic. Maliit lang po siya. Unlike po sa mga iba, sobrang lalaki. Halos nasa 3 inches po ang taas o lapad niya. Paikot. So, mas madali po natin mailagay kahit saan portion ng bahay o tindahan. Para makita po. Mamaya, titingnan natin kung ano yung tsura na ito sa pag sa video. Yung accessories naman po, tingnan na rin natin ang accessories kung ano naman. So, sa accessories po, meron po tayong ito, may kasama rin pong 2 meters na USB power cable. So, yan po, USB power cable. Parehas po ng ano, ng ating adapter. Napakaganda po ng quality. At ganoon din po yung ating mounting bracket. Mounting bracket para sa ceiling. Kasama pong screws. So, dito po mapapansin nyo meron po rito ang kasamang parang pin. Kasi pang reset sa button. Mamaya, gagamitin to para i-reset yung reset button doon. Okay po. Ayan po yung ating dim tag na panoramic camera. Hindi po kayo magsisisi pagka bumili po kayo nito. Sa materials pa lang, ganda na kagad. Then lastly, atin pong titignan ang edit. Sa camera po, itong Ebit outdoor camera. Ang titignan po natin. Ayan, Ebit outdoor camera. Ito pong mga camera na to, ay maulit ko lang na pwede po itong gamitin kahit wala na po yung storage cloud box na dinanggit po kanina. Ito pong storage cloud box. Kahit wala po ito, pwede pong gamitin ito. Via internet naman ang makikita. Sa cellphone nyo, mabiview nyo siya. Tapos, at makikita nyo po yung mga na-record niya. Pero pag gumamit kayo nito, makikita nyo sa TV. Sa TV, tapos sa monitor na malaki. At the same time, kapag nawala po ng internet, mapapanood niyo pa rin yung mga na-record niya. Ayun po naman ang advantage niya. So, buksan na po natin itong Ebitcam na outdoor camera. Ito po walang speaker. Walang speaker, wala po siyang microphone. Talagang pure fixed camera siya. Ang kagandahan ng dito, napakalinaw niya. Pwede siyang wifi connection lang. No? Wifi connection, high quality po yung kanyang video. So, ito po ang kanyang adapter. Nasa 2 meters din po ito, haba ng adapter na ito. Tapos, mapapansin po natin, ang camera po nito ay, ayan. Pag hinawakan nyo po yung materials, metal na metal po ang materials niya. So, heavy duty. No? Hindi po siya basta-bastang materials na mumurahin camera na bibili. Makikita nyo po. Iba po ang camera na bibili mura. No? Iba yung materials. Ito, materials nito.
talagang ganda po talaga. Tapos mapapansin po natin, ito po yung IR ano niya, sensor, may lens. Dito po meron pong ito yung port, LAN port. At ito po yung indicator na umiilaw. Tapos meron po rin itong power socket, female power socket para sa adapter. Ito po yung adapter na male power adapter. So kinakabit po yan dito sa loob. At lastly po, ito po yung kanyang reset button. So, ang reset button niya may takip pa pag just in case nasa outdoor nga, eh, hindi mabasa yung pinaka reset button. Although meron din pong reset button dito sa loob ng ano, camera. Papansin niyo po, pinukusan po ito, yun po may reset button dun. Dito rin po nilalagay yung ano, yung SD card, memory card no, sa loob. So mamaya papakita natin yung video na kaya nitong makita. So ayan, meron po siya, ito pinaka cover niya para hindi mabasa. So yun po ang kanyang kasama. Dahil since outdoor po ito, dapat po hindi mabasa yung LAN port natin. Kaya meron din po siyang kasamang itong cover para sa cable natin. So meron siyang oil seal para hindi pasukin talaga ng tubig at mabasa. At yung kanyang pagmalapitan lang naman ang gagamitin nyo, itong RJ45 na LAN cable, within reach lang ng ating, sa indoor lang natin lalagay, pwede na po natin itong gamitin. Pero dahil malayo kung outdoor natin gagamitin, kailangan po natin ng LAN cable mas mahaba. Kaya dito kasi ito po ay napakaliri. Ganun din, may kasama rin itong, ito po, ang kanyang tox saka screws. No? Para i-mount natin yung kanyang diretso na po, wala na pong bracket to. Diretso na po natin i-mount sa ceiling or wall. Meron po siyang Allen wrench para ma-adjust po natin yung camera. Ito po, mga paghigpit. So, para mahigpitan po natin. Kasi ito ba, yan, nung nagagalaw, pwede po natin i-fix na na hindi na gumagalaw pag nasa labas na. At ito po yung kanyang outdoor antenna. Para kung mapalayo man siya, kung wifi ang gagamitin natin, madali niya makakonect sa ating router, wifi router. Ayan, ayan po. Pares na pares po nung nasa picture po natin. Ayan. Napakaganda po na camera. So, ayan po mga kabayan. Kapag po nag-iisip po kayo na lagyan ng CCTV ang inyong mga bahay, kwarto, o lagyan ng yung mga storage na rooms, private rooms, at yung mga tindahan maliliit, o may, kahit medyo may kalakihan din, pwedeng-pwede po ito. Madali lang pong install. Madali lang pong gamitin at napakaganda po ng quality. Sige po. Maraming salamat po. Susunod.